tayo ngayon. Gawin po natin to sa ating typical na regular na ginagawa lagi sa ating balon-balunan. Ito yung lagi na lang siya adobo. Gawin naman natin kakaiba siya. Lagyan natin ng Southeast Asian twist. And then, ang special natin sa ingredients, papakita ko mamaya. Alambutin natin mabuti yung ating balon-balunan. Chicken balon-balunan. Ito na siya, oh. Ayan. Ginawa natin siya. And yan na natin yung patenderin natin. Huwag yung tatapon yung broth natin. Ano? Kasi yun ang pinaka-importante. Doon yung lasa ng ating meat. And then, medyo tender na siya. Then, patayin na natin ang apoy. Huwag natin yung fusion ng Southeast Asian flavor to. Kasi, at yung mga ingredients natin gagamitin sa lemongrass or tangan sa Pilipinas, kamatis, red bell pepper, bawang, sibuyas, lubuya, carrots, at saka patatas. And then, yung pinaka-importante, star, ganda. Lagi sa napapanood sa aking mga vlog, laging dalawa yung piga. No, ano? Ito yung unang piga, yung malapot, then ito yung pangalawang piga. Okay? First step, the lemongrass, palabasin natin yung aroma niya. Okay, and next, ilagay dyan yung sibuyas. The kamatis. Anong slice ka ng mga typical na huwag na natin simplify lang natin, okay? Then, yung green sili o sili nga ba, keep natin sa spoon o lutuin na ating balon-balunan. Ito, slicein natin. Para lumabas yung flavor. Optional, pwede nyo lagyan ng dalawang siling na buyo or I one sil kasi tawag dito. Pero, pwede din hindi. Okay? Depende kasi sa mga tao. Depende. Ito sabi kasi, mahilig sila sa manghang. Kaya ito lalagyan natin. Pati yung buto para solid. Tabi lang natin siya dito sa linin. Ang bawang. Pukin nyo lang ang bawang. Lumabas yung katas ng bawang, huwag yung slice and dice lang. Dapat magpukin siya para lumabas talaga yung katas ng bawang. Kumalas sa luto niya. Saka natin i-dice. Mas madaling i-dice, di ba? Then yung luya. Okay, kompleto na. Dito, bahala na kayo kung anong diskarte o anong sizes ang pwede gawa sa patatas carrots, okay? So, luto na tayo. Alayin natin ang bawang. And let's brown na ano. Depende sa inyo sa mga nagigita. Pwede naman yung sinumunod nila yung sibuyas. O gusto ko kasi pag-browning yung bawang. Kaya inamin lang talaga yung bawang.
depende rin sa isa. Nahalo ko yung siling na buyo. Or, hindi naman talaga siya na buyo eh. Pero, ganun rin siya, in turn. Taiwan siling, mga ganun. Mga labuyo kasi maliliit talaga. Yan ang luya. Malapit mag-roll yung bawang natin. Natin yung natural juices ng bawang. Shad. Just like na brown na yung bawang natin, lagyan na natin yung bias. Kamatis. Tapos natin yung natural juices. Takpan natin. Lalagyan natin ng 1/4 cup na patis. Konting amount ng soy sauce. Para iba-ibang klaseng aroma matitikman natin. Okay? Then, paminta. 1 spoonful of sugar. Then, ulitin ko na naman, alam naman natin ang lasa ng Pinoy, naka MSG. Yung iba, kahit hindi gumamit, okay lang din. Then, yung minislice natin ng green chili. Ang lamang grass. Pinalambot natin na. Chicken balunbalunan. Ayos ba? Yan yung kulay. Water pa lang yan ha. Ipinagpalambot natin yung pot pa lang yan. Wala sa yung gata. Then, pag-fire natin ng lid. Simmer natin hanggang mag-dry up yung water. Kasi mas maganda kung bago natin ilagay, dry up na siya. Then, lumabas na yung natural oil niya, okay? Pag-dry natin. Na-dry up na yung ating ano, balunbalunan. Ang sikreto lagi ng pasarap na pagluto ay dapat tender lagi yung mga meat na ginamit nyo. Katulad nito, tender na siya. Kikita nyo, hindi na siya nagbabounce. Then, time na para ilagay ang patatas carrots, ang ating red bell, then ang star, ang pangalawang piga muna. Pangalawang piga ng gata. Ito medyo malabnaw pa lang siya. Then, tutuin natin mabuti yung patatas at carrots. Okay, tinanong natin. Nice. Konting creaminess na lumalabas na, oh. Pwedeng spicy or hindi siya spicy, okay? Then, isimmer ulit natin for about mga 10 minutes hanggang maluto yung patatas at carrots. Takpan na po natin ng lid. So, eto na. Dito na yung ating patatas at carrots. Then, ilalagay na natin yung star natin. Ito ang pinaka-star, yung unang piga ng gata. Then, ang green chili ng ating hindi ni-slice for dagdag aroma ng ating green chili. Cover natin, haluin natin. Then, cover the lid. Mga 10 minutes, luto na to. So, ito na po. Luto na po. Taraan! Kalapot-tap. Ayan na po siya. Sarap. Then, taste natin. Tikman nyo po kung anong kulang. Kung kulang sa saltiness or kulang ng lingam-lam. Or maalat or matabang, kayo na pong bahala mag-estimate. So, eto na po tayo. Pla-platter na po natin. Wow! Don't forget to subscribe, share, and hit the bell button para mas update kayo sa aking videos. At marami pa tayong ilalabas sa mga food vlog. Salamat!